So, ano na pong update sa inyong mga operasyon, lalo na itong aking kababanggit lang na balita, di umano merong mataas na opisyal, membro ng gabinete dati, ng nakaraang gobyerno, ang tila nababanggit. Talaga bang totoo ito? Ito ho ba'y may mga basehan na sa inyong mga investigasyon? Ang alam ko po kasi dyan, Sir Mike, ano, meron pong nilabas na statement po ang PAGCO. Yes. And then sabi nga po doon na meron po may kumakausap po yata sa kanila o kumukumbinsi para tulungan po itong mga Pogo Hubs, ano, specifically po yata itong Pora Pogo Hub. So, yun po, siguro sinabi na po ni Senator Gatchalian na ipapatawag niya po si chairman ng PAGCO on the next meeting, hearing po namin, para po isabihin niya po kung sino po talaga yung sinasabi niyang dating membro ng kabinete na nakiusap po sa kanya para po tulungan yung mga Pogo Hub, specifically po yung sa Pora. Okay, pero sa side po ninyo dyan sa PAOK, General, alam namin na lumabas na rin sa balita yung nakaraang mga araw na may mga na-discover kayong mga dokumento dun sa Porac, Pampanga, Operasyon ng Pogo, na nabanggit dun yung Office of the President, Presidential Spokesman, Harry Roque. Ano ho ba ang detalye noon? At ibig sabihin, ano na ho naging follow-up sa investigasyon ninyo? Yung ba'y ibig sabihin ay may pagpapatunay na may kinalaman? Or nabanggit lang? O paano yung dokumento? Bakit nakarating doon? Sir? Meron po talagang dokumentong nandoon po, ano, na nakita doon po sa nireid natin na illegal Pogo Hub dito sa Porac. And yun nga ho, Sir Mike, na kailangan po liwanagin bakit po nandoon yung mga dokumento na yun. Lalong-lalo na po yung isang dokumento na nag-a-appoint po sa isang tao para po sa isang posisyon dito sa palasyo. So, yun nga ho, ang sinabi ng dalawang senador na kailangan pong magkaroon ng kapaliwanagan dyan ho sa mga dokumentong nakuha na yan. At bakit po siya nandoon at ang di umano, doon po siya naninirahan pansamantala dahil siya daw po ay nag-aaral ayon na rin po kay dating Secretary Harry Roque, na yung tao nga po na yun ay tumira po doon dahil po siya ay nag-aaral somewhere o sa isang eskwelahan dyan sa Clark. Actually, Director, pasintabi na po, hindi naman ho nag-deny si Harry Roque dyan. Inamin niya in public na kanyang dating Apo. Staff, dating tauhan, itong si A.R. de la Serna. Yun ho yung tinutukoy doon. Pero ito yung tanong ko sa inyo, General, ano po, Director. Sa inyo ho bang initial investigation, meron na bang kaliwanagan? Bakit mayroong pangalang Harry Roque doon? Bakit mayroong dokumentong Office of the President? Hanggang saang level na ang inyong pagsusuri kung pwede hong malaman sa, ng publiko under ng inyong PAO? Napanood ko, Sir Mike, ano, yung isa sa mga interview ni dating Secretary Harry Roque. At sinabi niya po na siya ho ay nag-aabogado dito po sa kumpanya. Hindi po yung Lucky South, Lucky South 99 ang sinasabi niya, but yung isang kumpanya po na connected din po dito sa Lucky South 99 na ni-raid po natin, ano. Hindi niya sinabi niya po yun sa isang interview niya na siya po ay nag-aabogado. As far as the document, Sir Mike, yun ho ang tinitingnan natin kasi yung sinasabing part po ng legal ng Lucky South 99 si dating Secretary Harry Roque, yun po yung isa sa tinitingnan po natin. Okay. Sir Mike, well, anyway, abangan natin, siguradong pag nagpatawag ang Senado ng investigasyon sa PAGCO tungkol dyan, sigurado kayo sa PAOK ay maimbitahan din dahil kayo yung nag-iimbestiga. Panghuli na lang, General, alam ko napaka-busy po ninyo. Panghuling tanong na lang. Ano ho ba ang nakikita ng PAOK dito sa controversial naman na pangalang Lito Lapid? Alam mo naman, dahil humarap siya sa Senado, sabi niya wala siyang kinalaman, pero ngayon may naglalabas ng mga dokumento na kanya daw talaga yung property na 10 hectares na kinalagyan ng Pogo dyan sa Porac, Pampanga. Sa PAOK, ano ang yung namomonitor dito? Nakikita ba niyo ang pangalan ni Senator Lapid dito o ito'y nahaharas lang o political issue lang ito? Ano ba talaga?
As far as yung document po namin tinitingnan, Sir Mike, hindi pa po namin natatouch ano, kung sino po yung mga previous owners. Ang tinututukan po kasi namin yung kaso po ni Mayor Alice Guo, yung mga nagpapatakbo po ng mga illegal Pogo Hub. Specifically po yung Banban tsaka itong Pora. Kasi nga ho, ang tingin po namin doon sa mga dokumentong nakita namin, halos mag-iisa lang po ito kasi yung parang yung nagpapatakbo nito ng Pora tsaka po ng Banban Pogo, parang sila-sila lang po. So yun po ang tinitingnan namin. As far as yung records po nung mga kung sino po yung mga dating may-ari ng lupa, okay. Pinapaubaya na po namin ito sa CIDG, and then yung local government po tumutulong, okay. Tumutulong na rin po sa amin yung Pampanga, at sila na po yung katuwang namin sa paghahalukay ng mga records ko kung sino po ba yung mga gumamot o sino po ba yung mga dating may-ari ng mga lupa na ito. Sandali, may pahabol dito. Totoo ba nakakatanggap daw po ng death threat, pananakot, ang PAOK? Totoo ba yon, General? Opo, wow. Medyo nakakabahala nga ho kasi okay lang ho sa amin, Sir Mike, ano, yung mga dating polis po nakasama ko. Yes, so, yung mga polis kayo dati. Oh. Part po ng trabaho namin before yan. Pero yung ibang kasama po namin dito, mga civilian po, ano, at mga bata pa yung iba. And then, makakatanggap po sila ng mga death threats o kaya yung mga text messages. Medyo nakakabahala ho. Sa amin ho, ganun din ho yung mga ako ho mismo nakakatanggap din po tayo, Sir Mike. But ang kinatatakot ko lang po, Sir Mike, yung mga weaknesses natin, kasi may mga weaknesses po tayong ginagamit dito, na especially yung mga weakness po dun sa torture, yung mga biktima po nung pananakit, nung torture, yung mga ginagamit po nating witness. Ginagapang po nila kasi, Sir Mike. So, siyempre ho, pag nakapagtanim po ng takot yan dun sa puso at isipan ng mga witnesses natin, medyo magbabago po yung diskarte niyan, yung magkakaroon ng frustration niyan, magkakaroon po ng disappointment. Tsaka yung pag-testify nila sa korte later on, maapektuhan po yan. Ang mabigat dyan, siyempre, yung pamilya po nila naapektuhan din. Ano? May isa po kasing witness kami dito, yung tatay niya po, medyo pinakialaman ng sindikato, binangga po. Buti na lang po at hindi na nabalian lang po ng paa at nasugatan. Medyo nirelocate na po namin yung pamilya kasi nga ho, medyo marumi hong maglaro itong grupo na to Sir Mike, hindi ho kasi mga ordinaryong kriminal ito, ano? May mga connection at pera to, Sir Mike, kaya medyo nababahala po kami.